Hello mga abe, welcome sa Punto ni Abe. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong kaabe, Kuya JDL. At nagpapasalamat po ako sa inyong mga tumatangkilik ng ating segment na Punto ni Abe. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, inaanyayahan ko po kayo na sana po ay makasubaybay po kayo sa ating channel upang kayo po ay updated sa mga video ang ating pong ina-upload kagaya nito. So dahil po ngayon ay nasa linggo po tayo ng Holy Week or ng Semana Santa, at nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang refleksyon o pwede nating pag-isipan sa ating buhay, hindi lang po sa linggo ng Semana Santa, pandan rin po sa araw-araw nating ginagawa sa buhay bilang isang tao, no? Ano man po ang ating katatayuan at ang ating paniniwala sa ating buhay. Alam niyo mga abe, nung ako po ay maliit pa at habang lumalaki, ako po ay masyadong in or down. I'm down with the Holy Week, no? Or masyado kong nakikipag-participate sa mga tinatawag na pagtitipon or mga tradisyon sa Holy Week. Kaya po, lagi kong naitatanong about yung kay Judas, no? Kung ako po, ang tanong ko noong bata ako, at marahil iba rin sa inyo, yan ang tanong, kung si Jesucristo ang Diyos at anak ng Diyos, ay maaaring alam niya, no? At alam niya na siya po ay ipagkakanuno or pagtataksilan ni Judas Iscariote, isa sa mga kanyang alagad, eh bakit niya ito pinahintulutan? No, nung una hindi ko maintindihan, ngunit nung ako po ay tumatanda at nagkakaisip at nakakapakinig ng iba't ibang klaseng sermon at artikulo about Holy Week, ito po ang aking napagnilayan ngayon at nais ko pong ipahagi sa inyo na talagang mahal po ng Diyos ang tao sa kabila ng ating mga ginagawang kasalanan. Maaaring hindi natin maintindihan, no, yung pagpili ng mga alagad ni Kristo ay hindi naman lahat sila ay matuwid, no? Kabilang na po itong si Judas Iscariote, no? Hindi naman lahat matuwid. Kagaya po nating mga tao, wala pong sino man sa atin ang matuwid, ngunit patuloy pa rin niya po tayong tinatawag upang makasama niya, no? Sabi nga po mga abe, hindi ka pupunta sa ospital nang wala kang sakit. Hindi ka pupunta sa isang restaurant na hindi ka gutom, no? Ang ibig ko pong sabihin, mga abe, ang Diyos hindi nagpunta para sa mga mabubuti, kundi sa ating mga kasalanan, para po tayo ay tubusin. Yun po yung isa sa mga nais pagnilayan natin dito ngayon sa Holy Week, no? Ngunit, hindi lang po yung about kasalanan. Ang ibig ko, ang isa pa pong nais kong ibahagi sa inyo ay yung pagmamahal ng Diyos sa ating lahat, no? Dahil sa kabila ng ating pagkukulang at kasalanan, ito po ay kanyang kinakaawaan at patuloy na pinanghihingi ng tawad. Ngunit dahil nga po ang title natin ngayon is about Judas, no? Pagtataksil. Bakit po ba masakit na mapagtaksilan? Or sa ating pong mga linggo, no, ay yung nahudas ka, no? Bakit po ba masakit? Sapagkat ang pagtataksil ay ginagawa ng mga taong malalapit sa atin. Mga taong ating pinagkatiwalaan, mga taong ating minahal, kagaya ng ating mga matatalik na kaibigan, mga kamag-anak, mga kapamilya, at mga mahal sa buhay. Pati na rin ang ating mga kasamahan sa hanap buhay. Ganyan po kasakit kapag ikaw ay napagtaksilan. Ngunit magpunto po tayo hindi lang doon sa pagtataksil ng ating kapwa. Magpunto po tayo doon sa ating pagtataksil natin. Tayo po ba ay nagtaksil na? Tayo po ba ay nang Judas na ng ating kapwa? No? Isipin po natin, tayo po ba sa hanap buhay natin, kapag tayo ay tinatanong, kamusta ang iyong hanap buhay? Sa halip na pagtakpan yung trabaho, hahanapin natin yung mga kakulangan ng ating hanap buhay. Hindi yung kabutihang ibinudulot nito sa atin, no? Isipin natin mga abe, sa bawat
pagsasabi natin ng masama sa ating hanapbuhay, tayo po ay nagtataksil na sa ating pinagkakahanapbuhayan. No, bagamat walang perpektong hanapbuhay o trabaho, tayo ay refleksyon ng ating pinagtatrabahuhan. Sapagkat kung hindi nagiging maayos ang iyong pinagtatrabahuhan, maaaring kasama po tayo doon kung bakit hindi nagiging maayos. Dahil tayo po ay kasama sa pamamalakad ng ating pinaghahanapbuhayan. Meron po tayong karapatan at meron tayong kakayahan upang mapabuti ang ating pinagkakahanapbuhayan. Hindi yung sasabihin natin, we're just here for work. No? May mga ganun po tayong mga kaibigan o minsan ganun tayo sa ating sarili. Pangalawa, sa ating pamilya. Bagamat hindi perpekto ang pamilya, may mga kakulangan ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid, ngunit ito po ay naisasambulat natin sa ating kapwa. Yun po ay isa sa mga masasabi nating pagtataksil sa ating mga mahal sa buhay. Pwede tayong mapagsabihan na hinudas natin yung ating mga pamilya, ating mga magulang. Walang perpektong magulang, walang perpektong kapatid, ngunit wala rin perpektong anak. Meron din tayong pagkukulang sa kanila. At yan din po ay nagiging refleksyon sa atin kapag ito po ay ating pong ipinablik. No? Ganon din po sa buhay may asawa. No? Kapag ka tayo ay merong hindi pagkakaunawaan, hindi natin napag-uusapan agad, ngunit nasasabi natin sa mga tao na hindi naman dapat pagsabihan ng ating mga suliranin bilang buhay may asawa o may kapartner. Hindi natin naiisip na tayo po sa ganung pamamaraan ay nakakapagtaksil na dahil nasasabi natin yung mga masasamang nakikita natin sa ating relasyon, sa ating mahal sa buhay. Yun po sana yung nais kong mapagnilayan natin mga abe. No? Sa ating pong punto ni abe ngayong Semana Santa, tayo po ba sa kabila ng pagtataksil sa atin ng ating mga mahal sa buhay at ng ating kapwa, tayo po ba ay hindi rin naging taksil sa ating kapwa? Tayo po ba ay hindi rin nagkasala sa ating kapwa? At ito po mga abe ang huling habilin ko sa inyo bago po tayo magkita-kita sa aking susunod na live stream sa Abril. Sabi nga po ng aking napakinggan kanina, pag nakakakita po tayo ng magagandang gawain, sana po ito po ay ating tularan. At kung nakakakita po tayo ng ating ng masasamang gawain, sa halip na ating husgahan ang ating mga kapwa, isuriin po natin ang ating mga sarili. Tayo po ba ay gumagawa ng tama? Tayo po ba ay nagpapatawad? At tayo po ba ay humihingi ng tawad? Yun lamang po ang punto ni Abe ngayong Semana Santa. At sana po, bago magbakasyon, sana po isipin muna natin ang pasyon. Ito po ang yun likod, Kuya JDL. Bye!